kukuha mo na pala yung mga bagay na iniisip mo. Kaya sabi nga, sa isip pa lang, tapos na ang laban. Sa isip pa lang, tapos na ang boxing. Sabi nga ni Manny Pacquiao. Sa isip pa lang, panalo ka na. So kapag ikaw, ganun ka, automatic. Pag lagi mong nasa isip, pumikita ka ng 500k a month, hindi ka na magiging malungkot kasi alam mo, darating yung time, kikitain mo yung mga yon at mas malaki pa. Ayan. So, kaya kahit anong challenges dumarating, alam mo na yung future mo, go ka lang ng go. Ayan. So, yun. Yun yung dominating thoughts. Next topic. Ayan. So, enthusiasm. So, sabi nga dito, you are at 10. We need you at about 7. Kung makikita nyo guys, sobrang nakakahawa yung smile ng nasa picture. Diba? Dapat ganun ka rin as upline. Once na excited ka, marami kang good news, anong gagawin mo? I-share mo sa mga leaders mo. Hawaan mo sila ng mga excitement level mo, ng mga good news mo. Yan, hawaan mo sila. Kasi sabi nga dito, if you are up, excited, go down. Pero kung ikaw, since tao lang naman tayo, so darating yung time na medyo nanghihina din, so, tao lang tayo, normal lang na mararamdaman natin yon. So anong gagawin mo? Wag na wag kang pupunta sa baba mo, mahahawaan din sila sa energy mo. So kailangan ang gagawin mo, punta ka naman sa taas, sa upline mo para siya naman yung magbibigay sa'yo ng energy or magmamotivate sa'yo, mag-a-advise sa'yo. Yan, para yun, vice versa. So, yun. So, hawaan mo. Kailangan maging excited tayo dito sa business natin. So, kahit wala ka pang paying, sabihin mo, yes, I have 7 heads. Today, I claim it. Yes, I have 15 heads today. I claim it. Kasi bakit? Pag claim mo yan, yung universe, nag-aantay na lang yan. Oh, deserve niya na to magkaroon ng 15 heads. So, sige, bigay ko na sa iyo 15 heads. Oh, di ba? Ang sarap yun. So, ganun kaganda yung ating negosyo. Okay, next topic po. Ayan. So, honesty. Honesty is the first chapter in the book of wisdom. So, napakahalaga po sa business natin. Lalong-lalo na dapat ang pagiging honest, lalong-lalo na sa lahat ng transaction kasi dito may involved na money. Sa business natin may involved na money. Once na yung leader or yung prospect mo or yung OFW nagpadala sa'yo ng pera, dapat transparent ka. Kailangan ibili mo kaagad ng package. Kailangan i-encode mo kaagad sa tamang posisyon at points na mapakinabangan nang nagpadala sa'yo. At yung product or package, mapadala mo kaagad kung saan niya dapat ipapadala. Dapat honest ka. Kasi bakit kapag ikay dishonest, alam na. Sabi nga dito, first chapter in the book of wisdom. So, dyan po nasisira yung image. Isang pangalan lang natin. Once na nasira yan, sira na lahat. So, sabi nga, yung isang salamin, once na na-broken, na broken yung isang salamin. Ganyan, hinahanin tulad ko din yung honesty. Meron pa rin, meron ng kaya mo yan naman, kaya mo yan buuin, pero meron ng crack. So, hindi na katulad ng dati. So, kailangan pangalagaan natin yung honesty na yan. Yan lang naman yung pinaka sikreto ng upline natin, si upline Robert De La Viña, kung bakit napakalaki yung Ultimate Eagle International. Kahit hindi ka magaling, basta honest ka sa bawat transaction. Okay, next topic po tayo. Ayan, magnetism. So, dito, sa business natin, kung gusto mong maging successful, sino ba yung dapat mong samahan? So, gusto mo maging successful pero ang sinasamahan mo naman yung mga negative na tao. Yung mga negative na tao, yung mga walang resulta na tao sa business. Kasi dito, kung sino yung lagi mong kausap or kasama, yun ka.
So, gusto mong maging successful, gusto mong kumita ng 100,000 a month, eh ang lagi mong sinasamaan eh yung nagte-10k lang. Sa tingin mo, ano sa tingin mo, makukuha mo kaya yung gusto mong income na 100,000 kung ang sama sinamahan mo naman is kumikita lang ng 10,000? So, di ba hindi? So, kailangan nag-upgrade ka. Once na na-hit mo yung goal mo, nakuha mo na yung 10K. So, ngayon, ang sasamahan mo naman, yung mga nakakuha ng 2-star, 20K. Once na nakuha mo na yung 2-star, ang sasamahan mo naman is yung mga nakakuha ng 3-star. So, magtanong-tanong ka doon. Sa business naman natin, maraming mga cross-line na willing magbigay ng tips and advices sa'yo. Huwag ka lang mahiya. Kasi ang nandito sa easy family tayo dito, nagtutulungan tayo dito. So, walang madamot dito. Once willing ka lang na pakinggan sila. So, sabi nga, kung ano yung lagi mong kasama is yun. Sabi nga, birds are the same feather are the same birds. Ay, hindi pala yun. Birds the same feather are flocks together. Sabi nga. So sa tama 'yon. So kung ano yung lagi mong sinasama is yun ka. Kung kasama mo lagi mga bading, bading ka na rin. Kung lagi mong kasama is mga guwapo, syempre pogi ka din. 'Di ba? Kung magaganda ka rin, 'di ba? So lagi mong kasama. Kung gusto mo maging successful sa business natin, easy, ang lagi mong sasamaan is yung mga kumikita ng malaki at ginagawa ng maayos yung business. Yan. Katulad ng mga uplines natin sa UEI, mga mentors natin. So, yun. Yun ang ating dapat samahan. So, next topic. Okay. So, sympathy and understanding. Sabi nga, if there can be no sympathy, there can be no understanding. So as a leader, so kailangan marunong kang ilagay yung sarili mo sa sitwasyon ng leaders mo. So marami tayong mga leaders na nasabihan natin na magkakaroon tayo ng mga leadership training natin na hindi naka-attend. So ngayon, naiintindihan natin sila at naunawaan natin sila kung ano yung mga reason nila. Kasi may kanya-kanya tayong reason. Dahil ganito, hindi ako naka-attend, dahil wala akong signal. So, kailangan ikaw as a leader, alam mo ilagay yung sarili mo sa sitwasyon nila para maunawaan mo sila. Yan yung higher sympathy. Yan yung tinatawag na empathy. Kumbaga, empathy. So, kumbaga, naunawaan mo kasi alam mo yung kalagayan nila ngayon. So, hindi lang, sa business kasi natin, hindi lang more on business ang pinag-uusapan natin. So, darating yung time na yung leader mo nagsasabi ng mga problema in terms of family, in terms of mga boyfriend, yan. Sinasabihin. So ang as a leader, kailangan pakinggan mo sila, unawain mo yung mga sitwasyon nila. At syempre, marunong kang yung negative situation, magagawa mo siyang positive situation. Dapat matutunan mo yun bilang isang leader. Okay? Hope may natutunan kayo. So next topic po tayo. Next topic po. Hello, yan. So, mastery of details. So, sa business natin, kailangan ng mastery. Kumbaga, kailangan master mo yung in and outs ng business mo. So, makikita natin, meron tayong mastery na tinatawag sa business natin. So, kailangan kung nag-start ka 1 month to 6 months, kailangan
kailangan alam mo na yung mga dapat mong i-master dyan. So, one month to six months, anong kailangan mong i-master? Kailangan mong mag-master ng OPP, yung OPP Opportunity Plan Presentation. Kailangan mong ma-master yung product, kay, mga products. Kailangan mong ma-master yung mga prices, yung marketing plan, kailangan mong ma-master. So, yun yung business natin. Kailangan may mastery. Dito, hindi namin sinabing kailangan galingan mo. Hindi po. Kailangan ma-master mo lang. Kasi dito, marami pong naging successful na hindi naman yung pinag-aralan, hindi naman gaano kataas. Meron nga dito, merong grade 5. Meron ding grade 6. Meron ding grade 1 na may back subject pa sa grade 1, hindi nag-graduate ng grade 1. Pero, ngayon, ang laki na ng grupo, kumikita ng 6-figure a month. So, ano yung ginawa nila? Master. Mastery. So, minaster nila yung details ng business. So, nag-attend sila ng mga training na ganito. So, sabi nga, in order to become a master or mamaster mo yung isang bagay, gawin mo siyang 9,999 times mong gagawin. Ayan, yan yung nabasa ko naman sa isang libro para ma-master mo siya yung isang bagay. Kaya ikaw, kung once ka palang nag-attend ng leadership training, twice ka palang, wala kang karapatang mag-reclam. Or ganyan ka palang, 5 times ka palang nakaka-attend sa mga training, wala kang karapatang mag-reklamo. Kasi in order to be master, kailangan gawin mo siyang 9,999 times. So kapag hindi ka pa nakakarating sa ganun, hindi mo po masasabing master mo yung isang bagay. Okay. Next po tayo. Okay. Willingness to assume full responsibility. So as a leader, dapat marunong kang akuin yung mga responsibilidad once na yung leader mo meron mga nagawang mga mali sa ilalim mo. So, dapat aware ka sa lahat ng nangyayari down the line mo. Kaya, dapat maaga pa lang nasusolusyonan na. Kaya, kami mga upline, so, pag may mga problema, nandyan kami. So, alam namin, nagiging aware kami sa mga bawat problems. Yan. So, maaga pa lang nasusolusyonan na namin to para hindi nalalaki ka agad. So, dapat ganun ka as a leader. So, for example, Ikay, since sa business natin, as an upline, hindi mo ito magagawa lahat. Ikaw na nga yung speaker, ikaw pa yung mag-e-edit ng ticket, ikaw pa lahat, di ba? Hindi yon, hindi pwedeng ganun. So, kailangan marunong ka rin mag-delegate. So, mag-delegate ka ng mga task sa mga leaders mo. So, si ganito, si Coach JR, di ba, artist po siya. Yan, siya yung mga taga-edit ng certificate, taga-edit ng mga video. Yan, si Coach Jade, host, di ba. So, hindi magagawa lahat ni Upline PJ, kaya nag-delegate siya. Pero dapat ikaw, as a leader, alam mo yung mga talent or given talent ng mga leaders mo. Marunong kang kumilatis ng strength and weaknesses nila para ma-prevent mo yung mga mangyayari na hindi maganda yung sa grupo mo. So kasi once na nagkamali ka sa pagde-delegate, aakuin mo yung mga responsibilidad na mangyayari. Pero dapat as a leader ka, meron kang plan A, plan B, plan C para malupit, alam mo na kaagad. For example, si Coach Jade, inatasan na siya yung mag-operate ng Zoom. Pero hindi niya nagawa yung task niya, 'di ba? So sino yung may kasalanan? So as an upline, siya yung may kasalanan kasi hindi siya nag-delegate ng dinelegate yung mga dapat na capable na tao na pagde-delegatean niya na gagawin talaga yung task. Okay. So dapat ganun ka. Alam mo yung mga strength and weaknesses ng mga leaders mo down the line para doon mo ipapasa. So katulad sa amin, speakers, so yan. So yun yung task. So gagawin yung task. Okay. So kapag binigyan ka ng task, gawin mo rin yung task mo. So next mo tayo, last topic.
hindi, last second to the last pala to. Cooperation. So, ang business natin, more on cooperation. Kumbaga, hindi mo ito nga gagawin mag-isa yung business. Kasi yung business natin, hindi ka magiging successful kung isa ka lang. Sabi nga, ang isang ting-ting lang, ang tanong, makakawalis kaya? Di ba hindi? So, kailangan maraming mga walis ting-ting para makawalis ng marami. So, katulad din sa business natin. So, kailangan marami tayong nakikipag-cooperate para mas mabilis at mas magaan ang ating gagawin. Okay. At ito, lagi mong tandaan, kung gusto mo makipag-cooperate yung leader mo down the line, kailangan ikaw as an upline, kailangan ikaw muna yung makikipag-cooperate. Katulad ng mga leadership training na ganito, sabi mo sa mga leaders mo, downline mo, mag-attend kayo ng mga leaders leadership training, eh yung upline, siya pa yung wala. So meaning, hindi dapat ganun. Kailangan yung upline mismo yung mangunguna makapag-attend. Kung sinabi niya mag-attend sa ganito, dapat nandun din siya. Ganyan. Kasi kapag unahin mo munang makipag-cooperate bago yung mga leaders mo. So kailangan, unahin mo. As a leader, unahin mo makipag-cooperate para lahat ng mga leaders mo makikipag-cooperate din sa'yo. So yun yung ating topic about cooperation. So next, last topic. Last topic po natin is initiative. So take initiative. So from Tagalog says, kailangan dapat as a leader may kusa ka. Kumbaga, hindi mo na dapat kailangan sabihan ng mga dapat mong gawin as a leader. So as leader ka, alam mo na yung dapat mong gagawin. Alam mo na yung kailangan kang mag-OPP. Kailangan kang mag-invite. Kasi kung wala ka namang invite, wala kang OPP, wala kang prospect, hindi ka naman i-income, paano mo ma-hit yung goal mo? Di ba? So hindi ka na dapat sabihin mag-attend ng mga meetings kasi alam mo naman na may mga weekly meetings sa'yo, may mga monthly trainings tayong ganito. So hindi mo na kailangang sabihan kasi leader ka na, may initiative ka na. So, di ba? So sabi nga dito, the ability to solve problems and take action by thinking of the solution rather than being told or order what to do. So dapat ikaw, yung tipong leader, hindi pa dumadating yung problema, may solution ka na. Ayan, yung may initiative. So, kumbaga, hindi ka yung tipong leader na pukpukin. Yung kikilos ka lang once na pinupush o pinupukpuk ka ng upline mo. Dapat, ikaw yung tipong leader na may kusa. Hindi ka na dapat sabihan. Ikaw lagi yung nangunguna sa bawat meeting, bawat training. Ikaw lagi yung laging excited sa bawat training. Ikaw lagi kapag may bayaran, ikaw lagi yung nangungunang magbayad. Ikaw lagi yung nangungulit sa upline. Upline, nandito na yung bayad ko. Magbabayad na ako sa BMS. Hindi na dapat ikaw yung kulitin na may bayad yung BMS. Ganyan, may mga training tayo, may bayad. So, hindi na dapat ganun. May initiative ka as a leader, may kusa ka dapat. Pag ganun ka na leader, hindi mo namamalayan, nagagawa mo na yung major of attributes of leadership, magiging malaki ng sobra yung grupo mo at susunod na lang yung income mo. So God bless everyone. Thank you sa lahat ng mga narinig na pakinggan tong topic na to. So i-apply mo lang to. So kasi pag in-apply mo to, given na po yung resulta at lalaki na po yung grupo mo. So yun lang po yung topic ko for today. My name is Oscar. Nagsasabing, kung ikaw ako, magtulungan tayo. Success ang abot mo sa AIM Global. Thank you and good morning. Power! Yan. Thank you so much. Malupit talaga si Upline Oscar Magano pagdating sa leadership. Malupit talagang magbigay ng learning at saka ng knowledge. Yan. Ang next naman natin, walang iba. Partner rin siya ng Millionaires Club. Dati lang naman siyang
police officer, ibig sabihin government employee. So when it comes to leadership, talagang maaasahan natin. Let's all welcome upline Jill Del Rosario. Ayan, good morning! Ayan, naririnig po? Yes. Yes, ayan, thank you. At last, nakapasok po tayo sa Zoom. Maraming salamat sa mga nag-attend ngayon ng leadership training natin. And of course, I would like to acknowledge the presence of our international leader here from Nigeria, partner Ibrahim, and of course, who's the other one? May I see? Ayun. Oh. May mga Pakistani leader ba po tayo ata dito, no? So, thank you for attending our leadership training even though you cannot understand our some Tagalog words, you still try to attend our leadership training. So, my topic for today, bali po ngayon, magta-Taglish ako, no, for the benefits of our international leader. Hindi naman po ako fluent in English, pero I will try to speak in English for our international leader, for them to understand. Okay? My topic for today is causes or failure in leadership. So ito yung kabaliktaran, this is the opposite of the first topic that we had discussed. So attributes of being a leader. So this time, it's causes or failure in leadership. So the number one po, inability to organize details. So being a leader, you should be able to organize details, lalo na po sa grupo natin. No? If you have your own group na, malaki na yung grupo mo, you have a big group na, you created already your groups, you should be responsible and you have the ability to organize every details under your team with regards to the business that we have. So, ayun, pag leader ka na, hindi pwedeng hindi mo alam kung paano i-organize ang bawat detalye under your team. So, ang ibig sabihin po nito, minsan kasi pag leader ka, marami kang inaasikaso, marami kang iniisip, pero syempre tao lang din naman po tayo, nagkakamali din tayo. But that's not necessarily mean na pwede ka na lang laging mag-excuse. So, dapat alam mo kung paano magbagsak ng mga detalye sa mga leader mo. Halimbawa, may mga kagaya nito, may mga leadership training po tayo, huwag mong kakalimutan na mag-remind din sa mga leaders mo. I-remind mo yung mga leaders mo na today is our leadership training. So, ito yung mga kailangan natin, ito yung oras, ito yung dapat mong gawin during leadership training. So, magbibigay ka rin ng mga tasks. So, magre-render ka rin ng mga tasks sa mga leaders mo. So, that's what isa yun sa mga factors na dapat able ka na mag-organize ng mga detalye under your team with regards to our business. Somehow, yung mga leaders din kasi sa sobrang busy nila, nakakalimot din po kasi sila. So, wag na po natin i-blame yung mga uplines po natin, yung mga uplines natin. Kasi like upline PJ, V8 na po siya dun sa, V8 po siya sa UEI. So, sometimes nagde-delegate na lang siya like si Prof. Jade as host and si Professor J.R. Manyo. So, nagde-delegate na lang siya para kahit paano hindi siya mag-fail pagdating sa mga details na meron sa team natin. Halimbawa, bukas BMS na, tapos nakalimutan nating bigay ng information or detail, magbato ng information or details with regards to BMS training. So, nangyayari, nagkakaroon ng failure, hindi nakakating yung mga leaders or late na nilang malalaman na may BMS na pala or BMS na pala. Sample, for magbabayad ka ng BMS training, nakalimutang i-remind ni upline. So, minsan, yun yung isa sa nagiging cause ng failure. So, yung nangyayari, hindi
po nakaka-attend ng ibang ng leadership training or ng BMS training natin, which is very special, yun yung mga special trainings natin na dapat ma-attendan ng mga leaders natin under our team. Bibilisan ko lang po ng konti ngayon na. Number two. Number two is unwillingness to render humble service. Nakalagay po dyan, how willing are you to respond to calls for service? I will set myself as an example. So, before, I'm a police officer. I am a police officer and I'm mother of two. During that time, I have two kids. So, aside from being a mother, I have still a responsibility with regards to my work. So I have no choice but to accept that responsibility, to accept those responsibility. Now, when it comes to business, this is your business. So if your upline gives some responsibility to you, like how about na you are the one who knows how to edit, or even you know how to be a host in a leadership training. So if your upline give you that task, accept that responsibility wholeheartedly, because a quality of a real leader should accept every task that your upline or that your partner in business will throw to you. Diba? Pag hindi ka kasi marunong tumanggap ng other responsibility, malabo kang maging leader. So yung mangyayari niyan, pag nag-delegate ka or nag-bato ka rin under your team, kasi magkakaroon ka rin ng grupo eh, di ba? So pag hindi naman pwedeng ikaw na lang nang ikaw yung gagawa, so kung ngayon pa lang sa upline mo, hindi ka marunong tumanggap ng responsibility or other task na ibibigay sa'yo, na kahit out of business na, halimbawa, gaya niyang, minsan sumusobra na, kagaya ko minsan, 'di ba, nag-online training tayo, nag-online business, tapos may mga ako kasi online UEI online checker. So inatasan ako ni Upline PJ na maging online UEI online checker. So sobrang busy ko as a mother and nagagawa pa ako ng online business, tinanggap ko pa rin siya kahit sobrang busy ko. Why? Because ayoko na dumating ang araw, I don't want that when the time comes, when I have some leaders under me, tapos I'll give them their task. I don't want them to ignore me. I don't want them to just, hindi ko gusto na tanggihan nila ako. Diba? So, kung wag mong gawin sa'yo, sa iba, ang ayaw mong gawin sa'yo. Diba? Once nabigyan ka ng upline mo ng task, yakapin mo yun, pasalamatan mo siya, thank you upline. Kasi alam mo kung bakit? Kasi, nagtiwala sa sa'yo. She trusted you so much for that task. Kasi pwede naman yung ibigay sa iba, di ba? Kung tutuusin. Siguro yung upline mo, nakitaan ka ng potential or may kakaiba sa'yo. Kaya sa'yo ibinigay yung task or yung additional responsibility sa team nyo, di ba? Once na leader ka, matuto kang mag-render ng humble service. Meaning, wala po siyang bayad. Humble service mo siyang at saka wholeheartedly, di ba? Galing sa puso mong tatanggapin yung task. Be proud to yourself. Be proud to yourself that your upline trusted you so much for that task, di ba? Kasi kung tutusin, ibibigay niya sa iba, pero ikaw yung nagustuhan niya. You're the one. You're the one who's your upline. You're the one that your upline chose you. Right? So, pag ganun po, be thankful that your upline trusted you. She gave you another task and other additional responsibilities kasi she trusted you so much. That's the willingness to render a humble service. Being unwilling, hindi ka magiging successful sa business natin. So, wag mong gawin sa iba yung ayaw mong gawin sa'yo. Sunod ka lang, follow up line ka lang. Diba? Para sa ilalim mo, nagkaroon ka ng mga leaders, susundin ka lang din nila. Hindi ka tatanggihan. Kasi alam mo kung bakit. Masakit matanggihan ng leader mo. Masakit matanggihan. Okay? Kasi parang hindi ka nire-respeto pag ganun. Respect is very important in partnership, especially in business. Right?
So thank you. And for number three, expectation of pay for what they know instead of pay for what they do with that which they know. So nakalagay dito, you don't get paid for what you know, you get paid for what you do. Di ba? Naiintindihan po ba ito? Medyo mahaba siya, no? Medyo lilituhin ka niya. This time, when it comes to your potential ability and talent, this number three topic is connected to number two. Rendering a humble service is connected for this number three topic. So if you are rendering a humble service and you accept that humble service, you should not expect payment or any payment in return or any favor in return. Malinaw po? So ibig sabihin yan, pag gumagawa ka, if you are doing something and you are accepting some specific task, sharing your knowledge and talent, do not expect any favor in exchange. Right? Kasi po, being a leader kasi, nasa Bible din kasi yan eh. Sabi ni God, once na gumawa ka ng, God said na, once you do something good to someone, do not expect any favor in return. Kasi hindi po siya kabutihan or hindi siya kawang gawa. Kawang gawa in Tagalog or humble service. Maganda kasi niyan, kung ano yung knowledge mo, mas magandang ma-impart natin. Kung ano yung talent mo, i-impart natin. Masaya nating maibahagi sa grupo natin. Bakit? Kasi ikaw lang ang may talent niyan. Ikaw lang ang nakakaalam niyan. Ikaw lang ang mayroong ganyang klaseng knowledge. Ikaw lang ang may ganyang klaseng abilidad. Diba? So, kung naatasan ka man, mas maganda, huwag kang mag-expect ng kahit na anong kapalit. Diba? Para pag may naatasan kang leader under your team, hindi siya mag-expect ng kahit ano sa'yo. Ganun lang naman kasimple yan eh. The law of giving and receiving. The law of giving and receiving. Diba? Kasi yung humble serve, expectation kasi, once na nag-failed yung expectation mo, it will cost you yung sama ng loob, diba? So, hindi maganda ang nakikreate niyan. Sasama lang yung loob mo. So, mas maganda wag mag-expect. And, ang totoong leader po, totoo lang, mas maganda yung naggumagawa ka ng taus-puso or kusang loob ng walang bayad. Dahil ang Diyos mismo, siya po ang siksik-liglig umaapaw na magbibigay sa'yo ng sorpresa or full of blessings coming from God. Without any expectation in return from your from other people, rendering your humble service and other tasks given to you, then God will give you what your heart desire. Diba? So, yun lang. Pag binigyan ka ba ni-apply ng halimbawa, ikaw, pag sinabi, apply Margie, baka pwede naman na ikaw muna ang mag-delegate or ikaw muna ang mag-host kasi si Jade may sakit. Diba? Kasi mostly kasi si Jade, si Prof. Jade kasi yung ating host during our trainings and meetings. So, ang nangyayari, pag biglang magkasakit yung isa, syempre si Upline PJ, magde-delegate yan ng iba. So, pag ganun, huwag kang mag-expect. Baka mamaya mag-expect ka ng load. Diba? So, huwag tayong mag-expect ng kahit na ano. Yun. For number four, it's the fear of competition. Marami po akong kilalang ganyan na siguro kaya kahit matagal na siya sa business, hindi pa rin siya nagkaka-result kasi may fear of competition. Ikaw ba yung, are you the leader? Are you the type of the mentor or leader or the coaches or the upline na takot or fear? Takot kang malagpasan ng iyong downline. Alam mo ako, sa totoo lang, mahirap. It is very difficult. It's very hard to create a leader under you na mag-grow. Diba? Yung leader na mag-grow sa ilalim mo. So once na mag-grow yan, pag nag-grow yan, magiging strong side mo yan,
So, paano na lang kung wala kang pang-pairing, di ba? Huwag kang mag-alala, di ba? Panghawakan mo. Kasi alam mo, ang hirap mag-create ng, ano eh, ng masipag na leader. Nag-create ko, pinaghirapan mo siyang you create some effort para doon sa leader mo na yon, di ba? Nagbigay ka ng time para mag-grow yung leader na yon. Tapos nung nag-grow siya, nalagpasan yung income mo. His income is higher than yours. Sasama ng loob mo. Ha? Magkakaroon ka na ng jealousy or parang unfair. You feel so unfair, di ba? Kasi he's just my leader. Just! You're using the word just. No, you created that leader under you. You should be proud of him. Right? Diba? Ikaw ang nagpakahirap dyan eh. Ikaw ang nagpakahirap dyan para lumago, para mag-prosper yung business, para mag-prosper, mag-leverage yung leader mo, mag-prosper yung knowledge niya and attitude. Lahat ng leader, pina-attend mo siya. Ngayon, nag-grow siya, parang natakot ka na or sumama ng loob mo na nalampasan yung income mo. That's bad. Fear of competition. Once your leader under you grow and he created more income than you or higher income than you, you should be proud of him. You should be proud of her. Why? Because he or she is your asset. He or she is a blessing from God. Right? So, yun. Number five. Number five is lack of imagination and lacking creativity. Are this creativity inhibiting mindsets holding you back? Yung sa lack of imagination, sometimes, marami tayong naiisip eh. Our imagination is beyond, di ba? Kumbaga, unlimitless, unending. So once you have imagined something that will innovate or that will help to grow your income, please do not be ashamed to show off. Do not be ashamed to try what is good for you, what is good for your team, what is good for your leader. Imagination, your vision, innovation is very important. Without innovation, that's dead. Your business is dead. Hindi pwedeng hindi mag-innovate. Sino ba to? Like Yahoo. If you are or Nokia. Bakit? One of the reasons why Nokia failed because they don't have any imagination. They don't have any innovation. And innovation starts from imagination. Imagination is very important for you to have your own innovation under your team. Tama? I would like to make my partner Venar Batalier as an example when it comes to innovation. He is full of imagination. He is full of innovation. His team, CHMI, if you are familiar with CHMI, his team is getting almost some of ideas they have came from my partner, Venar Batalier. And that's give me some, sabi ko, wow, lalo ko siyang hinangaan. He gained my respect with that. Because sabi ko nga, he is only 1 year in this business, but ang laki na ng grupo niya. His group under him is growing. Imagination is very important when it comes to innovation. Don't forget that. So once na nagka-imagine ka, na-imagine mo yung ganyan, eto ha, another part pa is, pag nag-imagine ka, when you imagine something, you grab it, you claim it, in Jesus' name, in Allah's name, diba? Well, you think positive imagination, ha? Baka mamaya is negative imagination. Sabi nga, our mind is a magnet, diba? Once you imagine something positive, God will give you that. But you have to take a massive action. So once you have imagined something
you go and do some massive action for that. Don't be afraid to show up your imagination. Kung anong nasa kung ni-imagine mo, ni-imagine yung malaking bahay, go for it. Kasi napakahalaga niyan. Huwag mo lang imagine yung maliit lang. Pag i-imagine ka lang, yung malaki na. Tama po ba? Okay. Tulog na po ba tayo? Pa-type naman po dyan ng 1 kung gising pa. Type 1. Number 6. Selfishness. Yan. Ikaw ba yung leader? Are you the type of leader who is selfish? Diba? Parang you discovered something, you imagine something, you innovate something, and you don't want to share with the others. Kasi ano eh, ako kasi MBB, siya si HMI. I don't want to share my, I don't want to share some innovation that I had. I don't want to share my ideas that I have. Diba? That's selfishness. This business is a helping business. Your talent, my talent, is not the same. But God gave us different talent to share and to show. Diba? Once, kahit nasa ibang team ka, even you are in different team, i-share mo yung knowledge na meron ka. Don't be too selfish. Kung yun ang makakatulong para mag-grow yung team niya, bakit di mo i-share? Diba? Kung yun ang innovation na naisip mo para mag-grow ang team mo, tapos effective, bakit hindi mo i-share? Kasi itong selfishness connected to sa fear of competition. Diba? Why? Because ayaw mong malagpasan ka ng kapwa mo nasa business. You don't want to be what? Hindi mo gustong malagpasan ka. So, selfishness, never God will tolerate that. When you are selfish, God will never bless you. Once you innovate something, once you imagine something, when it comes to on how to grow your business, on how to grow your leader under your team, then share it to others. Diba? Meron kasi akong kilala dyan, I heard something, or I had someone in other team na don't share to MBB. Do not share that. Sa atin lang to. Diba? That's bad. That's selfishness. God will never bless you. Hanggat meron tayong kayang, this is a helping business, hanggat meron tayong kayang i-share, hanggat meron tayong kayang itulong sa kapwa natin, mapatingman natin yan o hindi, i-share po natin. Tapos huwag kang mag-expect ng kahit na anong kapalit, magugulat ka na lang. You will be surprised on God's gift and blessings to you. Si God kasi, ano yan eh, full of surprises. Minsan yung hindi mo ina-expect, yun talaga, bubulagain ka niya. Ang sarap ng pakiramdam. Diba? So yun, don't be too selfish. That's one causes of a leader na nag-fail. Selfishness. Number 7, intemperance. So what is intemperance? It's being selfish or takaw, matakaw, swapang. Ang intemperance is, kung ang selfish is selfish, ang intemperance mas pa sa selfish. Diba? Too much things in this world is not good, even when it comes to love mo. Too much love will kill you, di ba? Sabi nga nila, too much love will kill you. So, with that, for example, sample na din natin, too much love will kill you, too much food will, hindi maganda, di ba? Magkakaroon tayo ng blotted stomach, di ba? Dito naman, sa intemperance, when it comes to business, lalo na pag full-timer ka, pag humahataw ka, when you are a full-timer in business and you don't have any other work, just you are just focusing on a business 24 hours, 12 hours, you should know how to manage your time, di ba? Kasi marami dyan yung humahataw talaga, yung hataw from 2 p.m., di ba? 2 p.m. to 7 a.m. Tapos pagdating na, when in 7 a.m., you're going to sleep. But, ang gising mo naman is 4 p.m.
So that's more than 8 hours. So baliwala lang, baliwala, baliwala yung hataw mo. Na sobrang ka sa katakawan sa tulog. You slept too much. 'Di ba? Wag naman din masyado sa hataw, 'di ba? Dalawang oras na lang din yung tulog mo pero puro ka hataw. Anin mo naman yung payin mo kung nasa ospital ka, 'di ba? Yes, money will pay your bills in hospital, but hindi mo na ma-enjoy yung money mo. Why? Because inabuso mo na yung health mo. Inabuso mo na yung sarili mo. Love yourself. Love your body, love your soul. Love your health. Health is the best wealth that God gave us, okay? So, pagdating sa business and you are doing in a full-time attitude. So, pag humataw ka, hataw, yung mayroong kang time management. Wag mo naman yung humataw ka talaga, tapos pagdating naman sa gising mo, sa tulog mo, more than 8 hours, alam mo ang totoong mayaman, hindi natutulog ng 8 hours. Yes. Oo. Wag kang matakot sa COVID. You know why? Because God is there watching us. And of course, boost your immune system. Diba? Sabi nila, you need to sleep 8 hours a day, yeah? Tama yun sa mga bata at matatanda na. Pero sa atin na humahataw, pag humataw ka, drink C24/7. Drink Colidus, drink Complete, Phyto Energizer. Pray to God, di ba? Para may guidance tayo. So, at saka hindi ka magkasakit. So, kahit humataw ka dyan ng hataw na hataw, with time management, 'di ba? Kahit 3 to 5 hours lang ang tulog mo, healthy ka pa din. Why? Dahil inalagaan mo 'yung sarili mo. Uminom ka at nagdasal ka sa Panginoon. So 'yun, all things in this world that are too much is bad. So don't sleep too much, don't eat too much, don't love too much, don't work too much. Right? Okay. Number 8 rather. Number 8 is disloyalty. Yan. It is very important to be loyal. Are you loyal to your husband? Are you loyal to your family? Are you loyal to your business? When it comes to loyalty, it's very important because loyalty is connected to respect. Diba? Kung hindi ka loyal, you are out of respect na. Hindi mo na nire-respeto yung team mo. Hindi mo na nire-respeto yung business mo. Pag sinabing easy, for empowered consumerism, fueled by AIM Global, you should be loyal. You should focus on your business. You shouldn't do something that will destroy or distract when it comes to your business. Do not post any unnecessary things on your Facebook which is not connected to your business, right? Diba? Nag-post ka na nagtitinda ka ng socks. Ano ba to sa Tagalog? Socks na. Medyas. Connected ba yung sa EC? Longganisa. Damit. Sleeveless. Panty. Is that connected with empowered consumerism? I don't think so. So if you are doing empowered consumerism, you post on your Facebook about the business. You post on your Facebook about the product of the East Empowered Consumerism or AIM Global. Do not post any other items which is not connected with your business. And of course, when it comes to loyalty, pag nakapilikod ba si upline mo, pinag-uusapan nyo, that's bad. Alam mo yung upline mo, hindi naman perfect kung tao yan. She is not perfect. Nobody is perfect. So, pag nagkaroon siya ng mga bagay na hindi mo nagustuhan, accept that, di ba? Kasi bakit perfect ka ba? Are you perfect? I don't think so na may perfect na God created us. Sa paningin niya, perfect tayo. Tama? Pero in this world, nobody is perfect. So pag si upline may nagawang hindi natin nagustuhan, huwag nating pag-usapan pag nakatalikod. Diba? Respect her. Kasi wala ka sa business na to kung wala siya. You are not in this business pag wala siya. Without your upline, you are not in this business.
loyalty is very important. Loyalty is connected with respect and honesty. Diba? Para magkaroon ng smooth sailing ang grupo mo, smooth relationship, respect each other, be loyal to your team, be loyal to your business. Diba? Ang wala pong perfecto. Even me, even I am not perfect. So if I forgot to send you some tips or I forgot to make a video call to you, do not think bad about me. I will, hindi ko kayo kinilimutan. I will never forget you. I am not ignoring you. Just because maybe I'm doing something or I'm doing something na connected din naman sa business. That's why I didn't give you a video call. She didn't give you a video call. Diba? So accept and love the imperfections of your offline and your team. The imperfections of other. Kasi being perfect is abnormal. Tama? Huwag kang magpaka-perfecto dahil nagiging abnormal ka. Okay, number 9. Emphasis of the authority of leadership. Okay. Ikaw ba yung leader na palaging gusto mo ikaw ang nasusunod? Hindi ka marunong mag-delegate? Gusto mo ikaw lagi, kahit mamamatay ka na sa ano, kahit mamamatay ka na ng ka, o ikaw mag-edit, ikaw ang mag-host, ikaw ang mag-ano ng meeting, mag-talk sa meeting, hala, mapabida ka lang. Diba? Mapabida ka lang ikaw na lahat. O ganun. Delegate some tasks to your leader under you. Diba? Wag ka, alam naman nila ikaw si upline, alam naman ng marami na ikaw si ikaw ang upline nila. Alam naman ng marami na alam naman ng mga leader na ikaw yung pinaka-higher ano, pero wag kasi yung emphasis of leadership, authority of leadership, minsan napupunta yan sa selfishness and intemperance, 'di ba? Pagiging swapang. So mag-delegate ka kasi para matuto at maging leader at mahasa sa pagiging leader yung mga tao sa ilalim mo. Diba? Pag nakagawa ng maganda or kapuri-puri yung mga leader sa'yo, leader under mo, purihin mo naman. Diba? Yung congratulations at o kaya congrats nakapagpa-pay-in ka. Grabe, ang lupit mo talaga. Diba? Ang lupit mo, Aks! Ganyan. Nakapagpapayin ka na naman. Grabe, baka talaga nakikita ko na yung future mo dito. Sabi ko na nga ba eh, hindi ako nagkamali. Diba? Yung mga ganun, iparamdam mo sa kanila na nag-grow sila, na yung effort at saka struggles na pinagdadaanan nila is very appreciative. Kung baga na-appreciate mo yung ginagawa nila. Alam mo kaya nila yung ginagawa kasi galing din naman sa'yo, ikaw din naman ang nagturo, di ba? Kasi alam mo yung mga yan, ina-adapt lang din nila yung kung ano yung tinuro mo. Ngayon, pag ginawa nila, ano mo naman, i-greet mo naman sila, batiin mo naman sila, i-uplift mo naman yung moral nila. Hindi yung pag nagkamali sila, hoy, nag-ano ka na naman, nag-thumbs up ka na naman, nag-like ka na naman, ganyan, nag-sinsong ka na naman, that's bad. Hanggat maaari, alam mo, nabubuksan ko kasi ang messenger ni Venner. Lagi siyang naghihingi ng advices kay Upline RTD, Robert T. De La Vena. Upline RTD is the founder of Ultimate Eagle International. He is earning 3 to 5 million pesos in a month. Yun. Nababasa ko doon, Upline, tama po ba na pagalitan ko ang mga downline ko? See? Hindi ako, alam mo kung ano sagot ni RTD? RTD, when it comes to communication, ang bilis niya pong mag-reply. Grabe. Kumikita na siya ng 3 to 5 million, pero pagdating sa communication, sa reply, wala pang ilang minuto, segundo, andyan na yung reply niya. Sabi ni RTD, no, it is not right na pagalitan mo ang mga downline mo. Hanggat maaari, kausapin mo sila in a nice manner. In a soft voice, hanggat maaari, when it comes to pagdating sa video call. Diba? Wag kang laging pabida. Alam ng lahat, bida ka na. So, gawin natin na, ano ba,
appreciate natin yung ginagawa. Alam mo, ang hirap eh. Ang hirap gumawa ng mag-create ng leaders under you. So when they make some efforts and struggles, kasi effort may kakambal ng struggles. Lagi mong isipin ng effort may kakambal ng struggles, 'di ba? I-appreciate mo, batiin mo sila, uplift their moral. I-high moral mo sila. Wag mong minsan nga, yung ibang leader, problemado na yung leader nila, ita-down pa nila yung ilo-low moral pa nila eh. Huwag ganun. Ikaw din. Leader mo yan. Ikaw din ang mawawalan. Diba? Create leader under you. Diba? If you are really a leader, try. Try to make some effort din para ma-uplift ang moral ng mga tao under you. Ng mga leader mong gumagawa, ng mga leader mo nag-e-effort under you. So, that's emphasis of the authority of leadership. Huwag mong masyadong i-emphasize na ikaw yung leader. Dahil si Duterte nga eh, hindi naman sinasabi niyang, presidente ako, ako ang masusunod sa bansang Pilipinas. No, hindi ganun. Kung kita niyo naman, diba? And being a humble leader attracts respect sa mga tao sa paligid niya. Okay? Number 10, the last but not the least, emphasis of title. Oh, apply nyo ako, wag nyo akong tawaging partner. Tama ba? Diba? Apply na ako dito. Bakit tinatawag itong partner? Ito, jojoin lang. Bigla mong ginanon. Taktay ka, wala pang pay-in. Nag-back out eh. Diba? Kung ano man itawag sa'yo, Mrs. Grijaldo, Mrs. De Rosario, kanyan. Yan, tama. Sabi ni partner niyo, bossy. Diba? Wag na. Yan mo sila. Kasi at the end of the day, when they always attending our training, our leadership training, and some other online training, they will slowly learn. Diba? Unti-unti, maintindihan nila, malalaman nila kung ano itatawag nila sa'yo. Diba? Kung tawag nila sa iyo is Miss Beautiful, then let it be, 'di ba? Kung tawag nila sa iyo is Miss Sexy, there, yeah, thank you. 'Di ba? Kung tawag nila sa iyo ma'am, partner, upline, mentor, accept that with respect, 'di ba? 'Wag mong tinawag ka lang na ma'am, bakit mo tinawag ma'am? Maestra ba ako? Teacher ba ako dito? Hindi naman ako boss dito. Ay, hindi ka nga boss. Diba? Hindi ka nga boss, tinawag kang ma'am, akala mo tinawag ka na boss, pero umaasta ka namang boss. Diba? Pag emphasis of title, yung kilos mo, pagdating sa emphasis, ito pala, emphasis of title, ipakita mo when it comes to attitude. Diba? Yung pagdating sa attitude, magiging mo yung respect nila, hindi mo na kailangan i-emphasize yung title mo. From your attitude, from that attitude that you are showing to them, they will know that you are the great leader na meron sila. They will give you respect na hindi mo ini-expect. Sometimes, respect, may kasamang love. And that love is, incomparable. Ang love kasi is, love and respect is hard to earn, hard to gain. But when it given to you wholeheartedly, tapos galing sa puso, iba. Diba? Iba yung respect. So, emphasize your title by means of your attitude. Emphasize your title through your attitude. Diba? Not by tagline, boss, upline, mentor, coach. At the end of the day, when your leader is always attending the training, always attending our online training, they will know slowly, little by little, who you are. But the fastest way to emphasize your title or your leadership is to show your great and your nice attitude towards them. And with that, they will give you respect na hindi mo ini-expect. With that, thank you for listening, Team MBB. Thank you for attending. Meow! Wala na. Wow, ang lupit. Sa mga natin diyan, sa mga business partner natin diyan, ang tanong ko lang sa inyo, yung naging topic ba ni Coach Jill, gagawin ba natin 'yan?
Sige, pwede kayong mag-unmute para sumagot or pwede kayong mag-type ng yes or no. Okay, aantayin natin yun bago tayo mag-proceed sa next topic natin. Yan, matingin. Yes po, may sumagot ng yes. May nag-no, may nag-yes. Yes. Hindi. Yes, tama, apps. Meron talagang masasabi natin na hindi nakikinig. Siguro inaantok na to. Sa lahat ng nag-yes, dapat sinasabi niyan sa unang topic kay Upline Oscar. Kasi lahat ng sinabi ni Coach Gil sa topic niya, hindi natin yun i-apply. No dapat ang sagot. Ito malupit na sagot. Opo naman. Kapag hindi mo binasang maigi, opo naman, hindi gagawin. Ah, di ba malupit? Ganun dapat. Tama yung ganun eh. Opo naman, hindi gagawin. Parang oo naman, yes. Di ba? Parang mga malupitan. Yan. Huwag na natin patagalin. Tinatanggal ko lang yung pagkabagot nyo sa tamang pagtatanong lang. Okay, mag-open daw ng camera at tayo'y magpipicture. Nasaan na kayo? Nasaan na kayo? Sige, open muna lahat. Open. Si Arlene. Si Annabelle, si Coach Arlene, Coach Nena, naka-open na si Coach Nena. Si Coach Arlene na lang at si Coach Annabelle. Sige, siguro pwede na tayo mag-start niyan. Game 1, smile. 1, 2, 3. Yes. Okay na. Wait lang ha. Naglo-loading si Facebook. Yan. Ang next na natin. Nasaan na siya? Nandito na ba siya? Yan. Isa pang picture. Isa pa. Yung masaya. Gusto makita yung masaya. Yung mga labas ngipin dyan. Kung sino ang madilaw ang ngipin at hindi. Sino ang gumagamit ng toothpaste o hindi. Game 1, 2, 3. Yes, malupit. Yan. Ang next naman natin, walang iba. Napakalupit nito. Batang-bata. Di ba? Batang-bata siya. Kahit na isa siyang OFW, talagang ginagawa niyang, kahit na part-time niya ginagawa yung business, talagang pinupursige niya yung sarili niya. Nakaka-believe, nakaka-inspire kasi sobrang laki na rin ang kinikita niya ngayon. Parang pumapantay na rin sa sinasahod niya every month. Doon sa doing it part-time, pumapantay na yung income niya sa sinasahod niya. Ayun lang masasabi ko dyan. Kasi nga, although bago pa lang siya, pero sobrang laki ng kinikita ng taong to. Hindi ko na patatagalin. Let's all welcome si Coach Leticia Cedoro. Good morning. Thank you po. Okay, good morning. Hello, good morning sa lahat. Before ako mag-start sa topic ko, mag-gratitude lang muna ako. Thanks pala sa ating malupit na pag-tee up, up manyo,
At saka, papasalamat din ako sa ating mother, MBB, founder, na si Precious Joy Bustamante at sa upline kong Precious Joy Bustamante. Thank you sa inyo. Kung hindi dahil sa inyo, wala ako dito. Okay? So, mag-uumpisa na ako sa topic ko. Pag-init lang naman ito, 5 minutes lang. Okay, ngayon, mag-start ako sa topic ko ngayon is Kandu. Bisaya ako ha, Kandu. Kandu. Okay. Himay-himay natin ito. Kandu, clean as you go. So, isa pong halimbawa, ang pinaka-matayod na lugar na halimbawa sa Japan, isa siyang maunlad na bansa. So, itong Kandu pala na topic ko ay ano pala, ito hindi natin makikita sa Google. Ito lang ay kine-create lang ng ating pinaka-upline, si Upline RTD. So, okay, tuloy tayo. Clean as you go. So, halimbawa sa mga restaurant, halimbawa sa mga kainan, sa mga, ang tawag dito, mga fast food. So, kailangan kung malinis yung ano mo, malinis yung table mo doon, okay, kailangan mo, before ka umalis sa ano mo, sa table mo, kailangan malinis yun. Okay? Ugaliin natin bilang isang leader, ugaliin natin na malinis ang ating ano, paligid. Hindi lamang sa mga restaurant natin makikita, pati sa bahay natin or sa room natin, pwede din na i-apply natin ang kalinisan. Okay? So, yun. Ano pa ba? Tama ba? Sorry. First time lang. Okay, yun lang. Naintindihan ko sa clean as you go. Sa mga ano lang yun, sa mga fast food, sa mga kung saan. Ganun. Alam naman siguro nyo kasi paulit-ulit naman ito. Okay, next upline. Next, arrange. Okay, arrange. Example, sa room natin or halimbawa, dito tayo sa ano, sa table mo, sa kailangan nakalagay dyan, naka-arrange, naka-organize yung mga gamit mo, hindi nakakalat lang kung saan-saan. No? Okay? Naka-organize yung ano yung saan mo na yun, nilagay yung ano mo, computer mo, halimbawa, ando doon, computer mo sa table mo, huwag kang maglagay ng kung anong pinagkainan mo dyan, mga baso mo, pinagkapihan mo. Ganun. Kailangan iligpit ko para mailwalas naman tingnan yung ano mo, yung halimbawa may office ka o halimbawa sa room ka lang. Sa room mo, naka-organize yung mga gamit mo. Okay? Para bilang isang leader, makikita dyan na marunong kang magano sa mga halimbawa sa downline mo, naka-organize. Yung paghalimbawa natin sa mga online, kailangan kung sa mga assignment, pwede din na organize sila, i-assign mo sila kung anong yung mga topic nila. Parang gano'n, naka-arrange lahat. Okay? Ano pa ba? Arrange. So, yun na. Basta iwas kalat. Iwas kalat sa bahay natin, halimbawa sa labas ng bahay, o kailangan halimbawa may mga kalat-kalat, kailangan naman pag kapitbahay mo pa magpulot ng mga kalat mo dyan sa labas. So, dapat ikaw na mismo yung maginis sa bahay mo o sa room mo. Okay? Yun. Arrange. Okay, next upline. Okay, neatness, being tidy all the time. Okay, maintain
the neatness, no? I-maintain natin, bilang isang leader, kailangan malinis tayo, neat and clean, okay? Halimbawa, sa mga ano, may ka-ano tayo, ka-meet up tayo na mga prospect natin, o kailangan, hindi tayo mananamit, hindi naman porky ano, may kami ka magagawin ka na hindi din. Yung ano, formal lang, hindi ka nakasando, o di ba? Okay rin yung ano mo, groom ng buhok mo, hindi tumitigbas yung mga buhok. Okay? Basta parang ganun, init ka tingnan. Tapos, ano, sa mga lalaki din, apay din sa mga lalaki, dapat malinis yung mukha, wala yung mga bigote, ahit-ahit din ba my time. Okay? Ano pa ba? Sa mga babae din, okay lang yun. Kahit hindi ka nakapintura ng mga kuko mo, at least malinis, di ba? Nakapagupit-gupit ang kuko. Baka naman may mga nakasabit dyan na mga, ano dyan, mga, ang tawag dito, mga libag-libag pa sa mga kuko mo. Okay? Kailangan malinis tayo tingnan. Neat tayo tingnan. Presentable tayo na makipag-meet sa mga client natin. Okay? Makikita yan kasi kung neat tayo, kung sa, at least mag-reflect yan sa mga, kung anong ginagawa natin, mag-reflect yan sa sarili natin. Okay? Maintain lang ang neatness. Okay, next up. Thank you. Okay, discipline. So bilang isang leader, discipline overall and good of behavior. Discipline. So bilang isang leader, kailangan may disiplina tayo. Okay? So halimbawa, kung wala kang disiplina, wala kang disiplina sa sarili mo. Oh, like for example, ano? Halimbawa sa mga training natin, ano ka pa rin, na may nagta-traffic rules, may nagta-traffic na nga, pero parang sumasapaw ka, parang sumasabat ka na parang ano, inaano, binabara mo siya, na ano, hindi yan tama, parang ganun ba? Eh, parang ikaw, nag-ano ka na, parang hindi mo dinisiplina yung sarili mo, di ba? Parang ganun, di ba? Yung sa bilang leader, may mga roles tayo na, tulad na ha, yung sa una na topic, parang meron na rin doon na disiplina din. Ano? Kailangan na yung kaugalian natin, halimbawa, isang disiplina din na marunong kayong makinig na wala, sa disiplina din, meron dito na parang nakawig lang sa yung GLL, parang meron din, disiplina din yun, di ba? Marunong din tayong makinig sa ating, sa nakata sa atin, ma-apply natin, mentor natin. No? Disiplina din yun. Wala kang disiplina. So, parang ano lang, baliwala lang yung mga napakinggan natin sa pag-training. Diba? No? O, ano pa ba? Baka natutulog na kayo dyan, no? O, ano pa bang ano, yung sa mga disiplina sa sarili natin, no? Marami, no? Lang, kailangan talaga may self-discipline tayo, no? Parang ano ako? Nabarado ako. Meron pa ba? Ano yung mga self-discipline? Nang marami tayong hindi pa na, ano, or ang tawag dito, kailangan talaga, basta OB roles lang tayo, OB roles lang tayo sa mga, ano na, sa business natin, di ba? Kailangan kung ano yung sinasabi na, halimbawa, sa business, sinasabi na hindi ka mag, sa, ano mo, timeline mo, huwag kang imot-imot doon, mag ano na mga negative, o di ba? O, wala, parang baliwala rin yun. Baliwala rin lahat yung ano mo na pag-aralan mo na ay bawal pala mag-post ng mga negative doon sa ano timeline ko kasi pagbababasa yun ng mga prospect ko hindi na sasali. O di ba? Disiplina din yun. Kailangan disiplinahin natin yung sarili natin. Parang ganun lang.
Tama ba? Next up. Yun lang naintindihan ko. Okay, malapit na akong matapos. So, sa ongoing improvement, Kaizen. So, ibig sabihin ito, Kaizen, ongoing improvement. Halimbawa, tatatiin mo lang, di ba? Hindi mo pa alam kung paano mag-ano, paano mag-talk sa mga anong puso mo. Halimbawa pa, isa-isa, halimbawa, kasi ano, bago ka pa lang eh, mag-one na ka pa lang, hindi ka pa marunong mag-OPP. So, si-apply mo na, mag-OPP, si-mentor mo na, mag-ano, mag-guide sa'yo kung anong gagawin mo, sa paano mag-ABC role. So, ganun. Pag-aralan mo muna yan ng mga ganong ano. Kasi, kaka-umpisa mo lang, kailangan, kung halimbawa, hindi mo pa alam. So, si-apply mo na. So, mga ilang araw, mga weeks or month, so, siyempre naman, alam mo na yung paano mag-OPP, paano mag-add-add ng ano. Hindi ka pa marunong maggawa ng GC. So, unti-unti, sa kakaturo sa'yo, matuto ka na. So, may kunting improvement. Halimbawa, ngayon, mahihiyain ka. Tulad sa akin dati, nagtatago ako, nahihiya ako, pero kinukulit ako nila ni Apmanyo at saka Apjid kung hindi sa kanya na hindi ko makapal-kapal yung mukha ko. No? So, hindi mo. Kaya nga, parang may kunting improvement lang. Yeah, yun. So, halimbawa, kung ngayon, hindi ka pa marunong. So, hindi naman ibig sabihin, bago pala ako, hindi muna ako magpapaano, hindi muna ako mag-talk sa mga RGC natin, hindi muna ako muna ako. Parang ganun ba? Parang walang improvement, ganun ka lang sa isang buwan mo, hanggang sa second month mo, ganun ka pa rin. Nasaan yung improvement doon? Di ba wala? So, kailangan kung marunong ka dito sa CCL, marunong ka nang mag-introduce sa sarili mo. So, kailangan sa next naman, so, talaga may improvement yun. Kung halimbawa din sa training, halimbawa, ngayon, nag-aaral ka pa ng level 3, so nag-hit pa ng 5B. So, halimbawa, mag-improve din. So, mag-level ano ka, sa UEI ka na, training ka na para mag-hit ng income, first star, ganun. So, di ba, improvement din yun. So, kailangan meron tayong improvement. Okay? So, halimbawa, makahit ka na ng 10K, so, improvement din yun. O, di ba? Ngayon, meron pa ba? Ikayo naman. Tapos na ako. Yun lang. Kaizen, improvement. May improvement sa sarili. Okay. Improve. Bilang isang leader, kailangan mag-improve tayo. Mag-improve tayo na, halimbawa, wala ka pang ano, hindi ka muna sa grupo mo, hindi kayo nagka-meeting-meeting. So, kailangan mag-meeting-meeting na kayo. Di ba? Improve. Kapag karoon ng improvement yung grupo mo, yung team mo. So, yun lang nga. Thank you. Malupit. Tapos na ako, Kaizen. Malupit. Diba? Yan yung sinasabi natin na dapat remove excuses. Talagang kahit na part-time ginagawa, imagine OFW pa yan. Nasa sariling bahay, nasa bahay ng amo, nasa kwarto. Pero ginawa pa din yung pagiging speaker. Yan ang masasabi natin. Talagang malupit na leader. Whatever it takes, remove excuses talaga, di ba? Ganyan kalupit ka si partner Leticia. Isa kang alamat, partner Leticia. Yan, huwag na nating patagalin at meron pa tayong recognition. Excited na ba kayo sa malalaman nyo kung sino ang top one natin ngayon? Sobrang lupit, no? Yes, excited yan. Na po kami. Ang next natin,
walang iba. Sobrang laki na ng grupo nito. Siya lang naman ang founder ng YMBE. Lahat ng leader nito puro Gen Z. Walang iba, puro Gen Z yung mga leaders nito. Di na bumababa ang income nito ng 30,000. Sa mga empleyado at nagpa-part-time dyan, ha? Sobrang laki ng kinikita nito. Mas malaki pa sa kinikita ng isang normal na empleyado. Ulitin ko, siya ang leader ng Gen Z, mga young millionaires. Ha? Yes, idol ko yan, idol. Walang iba kundi si Prop J Bustamante. Yay! Hello po, good morning. Yung iba yung nanto. Gising-gising. Good morning. Wala rin na tayo matapos. Hindi pa nga nag-start, matatapos na kagad. So, ayan. My name is Precious Jade po. Dati po akong student. Then, na-invite po ako dito na ate ko. Si Applying Precious Joy. Pinag-training niya po kami kahit student pa lang po kami para po matuto sa buhay. Makatulong sa maraming tao and yung mga manhabang bata kasama yung family namin. Tapos, ayun. Ang topic ko po ngayon ay top 5 essentials to success na ginawa po ng ating founder na si Upline Robert T. De La Vina. Na-observe niya po to sa ilang years niya, almost two decades niya ginagawa ang network marketing. So, ito yung dapat natin i-apply para yung grupo natin is lumaki din katulad ng UEI, okay? So, once na siya, malaking grupo niya, tama yung attitude niya and ginagawa niya yung system na binigay sa atin, dapat gawin natin to kasi tayo na yung next sa kanya, maging Hall of Fame, maging Top 20, maging EC Top 500. So, ayun, makukuha din natin yun. So, number one po. Okay, one. Remove excuses. Yan. Unang-una, as a leader, dapat yes upline tayo. So, palakpakan mo yung sarili mo kasi 50% na nag-attend ka dito, may natutunan ka na kaagad. 50%. So, palakpakan mo. Gusto kong makitang palakpakan yan sarili niyong mitingiti kayo dyan at nagbigay kayo ng oras para matuto. Yes. Coach Subair, thanks for the time. You know, little bit of English. Yes. Natatawa na nun ako. So, ayan. Kapag full-time ka, dapat no excuses ka. Kapag part-time ka or OFW, kailangan mong gumawa ng paraan sa onting oras, 1 to 2 hours na free mo. Dahil bakit ka ba sumali dito kung hindi mo, kung puro excuses lang yung gagawin natin, tama? Sayang lang yung pinuhuna natin kung puro excuses yung ginagawa natin. Pag once na may sinabing task na ganito, gawin natin yun kasi alam naman natin sa sarili natin na kikita tayo, alam naman natin matututo tayo na lalaking grupo natin. Pero once na ikaw, yung tao na hindi pa handa sa pag-succeed, ikaw yung mag-excuse lang, ay, busy po ako, ay, basa po yung panty, ay, hindi po makasum, ay, wala pong load. Diba, ahead of time naman sinabi sa inyo na may meeting tayo, na may Zoom tayo, but hindi mo pa kagad gawa ng paraan, ilagay mo sa schedule mo, ilagay mo sa alarm mo, para i-remind ka mismo, at isulat mo sa papel para ma-remind ka, hindi mo kailangan mag-excuse sa ating negosyo. Para once na ginawa mo, nag-follow ka lang palagi, yes, upline, maging uto-uto ka lang dito, pero yung income ng upline mo, susunod ka na doon. Kasi ginagawa mo yung ginagawa ng mga asensado sa negosyo. So, palagi kang makinig sa upline mo na asensado na may resulta. Okay, so hanap ka ng mga limang mentors na yun yung gagawin mo na system na ginagawa nila para ikaw din. Yun din yung makukuha mo na resulta nila. Okay, pag sinabi na mag-OPP, mag-attend ka ng ECHO, ng product demo, ng CGL, ng leadership training, ng BMS, bakit hindi ka dapat mag-absent doon? Kasi po, lahat po ng mga successful, hindi po sila nag-absent doon. So, kung mag-absent ka doon, for sure, yan. Hindi mo makukuha yung gusto mo kasi hindi ka sumusunod sa kanila, okay? So, palagi ka lang maging yes upline. Okay, number two po.
Yun, gusto ko po derechahan na, although pinapatawa ko kayo kasi inantok na po yung iba nakikita ko po, ha? Ayan, kaya number two, medyo masakit lang po yung topic natin pero kailangan mo itong i-apply, kailangan mo magsulat, kailangan mo tandaan yung ibang mga keywords para po matuto ka kasi soon, ikaw na po yung magtutok ng topic na ito. Soon, ikaw din magtutopic nito sa leaders mo and yung mga leaders mo naman sa susunod ang magtatopic na nito. Kaya dapat isagawa mo to at i-master. Ayun, di ba na nagsisimula ka, nanonood ka ng TV, nakikinig ka ng aray, aray, nako, ganon, di ba yung mga kanta-kanta nyo, nyo, kanta-kanta natin dati nung ano, nung hindi pa tayo nagsimula sa negosyo, kaya po tayo nagiging madrama or hindi natin na-control yung sarili natin or ang attitude natin and emotions natin kasi kung ano yung pinakain natin sa utak natin, yun yung ninalabas niya. Okay? Dahil ngayon, nasa negosyo ka na, dapat kontrolado mo na emotion mo. Example, pag sinabihan ka ng scam, tama, don't take anything personally. Yun ang isa sa four agreements. Okay? Example, sinabihan ka po ng tao na kausap mo online or video call, ay, scam yan, di yan totoo. Ano lang, pera-pera lang yan. Hindi nga naging successful yung kakilala ko dyan eh. Tapos, anong gagawin mo sa kanya? Ikaw ba yung leader na magagalit? Iba-block mo siya? Sabihan mo siya ng kung ano-ano? Minura ka pa niya? Pinuso siya sa Facebook? Ganun ka ba? O ikaw na lang magpapakumbaba para matapos na lang yun and soon makukuha mo din yung loob niya kasi makikita niya na nagkakaresulta ka dito sa AC. So ayun, mamimili ka lang eh. Gusto mo na mag-aaway kayo sa isang banda tapos hindi mo siya makukuha soon once na kumikita ka na o doon ka sa kabila na magpakumbaba ka lang kasi sa susunod magiging leader mo rin siya. Ayun, so mamimili ka lang. Sabi nga kung madrama ka, mag-artista ka po. Malaki po yung kita mo, okay? Ayan, ano mo ba? Ayun, kapag once na yung uplines natin, mag-chinat sa atin na kailangan natin i-correct sa attitude natin, huwag tayong magalit lang, ganun, isipin mo, yung upline mo, sinabi niya yun para matuto tayo. Okay? Kailangan i-apply natin yun para mag-improve tayo kasi kung wala yung sinasabi sa'yo, hindi ka niya binibigyan ng oras, hindi ka niya chinachat, for sure, wala siyang paki sa'yo. Okay? Pero pag once na i-correct tayo, once na pinapaalalahanan tayo, ibig sabihin nun may care siya para mag-asenso ka sa negosyong ito. Okay? Ayan. Ayusin natin ang emosyon natin. Kung dati nanonood tayo, ngayon magbabasa na tayo ng libro, manood lang tayo ng mga positive. Ano nga yan? Meron dun yung motivational. Yun, mga motivational videos. Then, yung mga trainings natin, yun yung panoorin natin. I-revise mo lang yung mga na madrama natin na kanta dati sa positive songs na makakatulong sa atin. Okay? Number three. Improve communication. Ayan. Kung dati po, tayo ay hindi nagre-reply. Hindi natin... Ano nga yan, hindi natin priority na mag-reply kasi sabi na pumapasok naman ako, busy ako dito sa trabaho ko. Ngayon po sa negosyo natin, kailangan muna po itong seryosohin, kailangan muna po mabilis ka mag-reply. Sa leaders mo man yan, sa uplines mo man yan, kasi tandaan nyo, lahat ng ginagawa natin may karma. Kung gusto nyo pong hindi po mag-reply kagad yung downline nyo, aba, huwag ka din mag-reply kagad sa mga uplines mo at mga leaders mo para gagayain ka nila. Okay? Pero kung gusto mo mag-reply sila kagad, gawin mo sa sarili mo muna. Okay? Ayan, mag-reply ka kagad. Then, improve communication, hindi lang naman to verbal or ano, non-verbal. Kumbaga, sa verbal, yung kinakausap mo mismo. Halimbawa, nakikita mo siya ng personal, dapat maayos ang communication nyo. Kasi pag hindi, mabublock yung blessings din. Then, once nasa isang hub, hindi kayo nagkaintindihan, tapos hindi mo muna siya kakausapin or kung ano-ano yung sasabihin. So,
kailangan i-control mo uli yung emotion mo katulad kanina na maging maayos, dahan-dahan, palipasin ang oras, then magkasundo na lang uli kayo. Kasi kailangan mo nang improve yung communication mo, verbal or non-verbal yan, para maging maayos and fast transaction yung mangyayari. Tapos, ano po ba? Ayan, kung mabagal ka mag-reply sa invites mo, for sure, makukuha siya ng ibang grupo. Grupo, magugulat ka na lang na nakalogo na siya ng iba kasi hindi mo kasi pinalaw up kagad, nakalimutan mo or hindi mo siya sinulat sa prospect list mo, kaya kailangan mo siyang isulat kasi kailangan natin silang i-follow up para hindi masayang yung pag-close deal natin sa kanila. Okay? So, improve na natin simula pa lang ngayon para maging maayos. Kung maayos yung communication mo, maayos mo din or mabilis mo lang din, mapapalaki yung grupo mo. Okay? Number 4, be on time every time. Tama? Ayun. May mga bansang successful. Tama po ba? Magbigay nga po kayo ng 2 or 3 bansang successful sa chat. Japan. Eh, mag-chat-chat lang po kayo dyan. Yung iba humingit eh. Oh, wow, yan. Di sila inaantok. Yan ang gusto ko. Yan. Wow, Philippines. China. New Zealand. Wow. Japan, China, Singapore. Okay. Maraming salamat sa inyong cooperation. Yung mga bansang binanggit nyo ay totoo ngang successful. Bakit? Tanong nyo kung bakit. Sabihin nyo dyan, bakit? Sa chat. Ayan. Bakit sila naging successful? Kasi ang ginawa po nila ay pinalagahan nila yung oras. Sabi nga yung oras ay hindi mo naman maibabalik, hindi natin kayang bumili. Kung meron kayong time machine, siguro pwede kayong bumalik doon. Pero kung realidad ay hindi natin mababalik yung oras na nilipas. Kaya kailangan natin paspasan, kailangan natin bilisan, kailangan natin gamitin to sa tama na ilaan natin sa negosyo natin ito. Lalo kung part-time tayo, kailangan natin ilaan ng maayos yung oras natin. Para pag-uwi natin, syempre, malaking check-in natin. Meron tayong magagamit sa ating pag-full-time. Then, once na ikaw, sinabi mo yung gantong oras na meeting, dapat ahead of time, meron na talaga na dun yung schedule, so dapat nandun ka na. Either ikaw yung upliner, ikaw yung leader, dapat palagi kang ahead dun sa sinabi mo na oras. Kasi pag once na ahead ka, yun yung gagayahin ng yung leaders. Okay? Monkey see, monkey do. Ayan, tama. Early bird. Pag once na ginagawa mo, palagi kang late, for sure, after 30 minutes din, dadating yung mga leaders mo. So, karma yun ulit, tama? So, sabi sa inyo, karma. Tapos, ano pa ba? Pag maaga ka, mas maaga din ibibigay sa'yo yung blessing. So, sabi nga, yung kwento ng ilong, alam nyo na po ba yan na hindi ko naikwento? Yun, tama, punctual. Sa ibang lugar, kailangan talaga yun. Iiwan ka ng bus, iiwan ka ng train, pag hindi ka ahead sa Pilipinas, hindi ka lang din alam. Basta kailangan natin mag-improve. Sabi nga, bakit natin ito din topic? Para magawa natin ito sa buhay natin, sa family natin, and ma-share din natin sa iba. So, sa pamamagitan pa lang nun, makakatulong na tayo sa ekonomiya, pati yung kita natin, natutulong pa rin natin sa bansa. Oh, diba? So, ayan, kwento ng ilong, i-shortcut ko na lang din yung 4 na bansa. Naiintindihan niyo po ba ako? Paki-chat nga po. Mabilis ba ako magsalita? Okay, proceed po tayo. I-shortcut ko lang po yung ilong, no? Yung ang alamat ng ilong. Bakit ang ilong sa Pilipinas ay hindi gaano matangos? Ang ilong sa abroad ay medyo matangos sa mga Arabian, ganun, mga American, di ba matatangos? Kasi nung
nagpabaksak ng mga ilong, biglang ang Pilipinas, dahil dito ibabaksak sa Pilipinas, tulog muna sila. Sabi, ay malapit lang, matulog muna ako kasi malamig yung panahon ba. Matulog muna ako, pagising ko, nandyan pa naman yung ilong. Yung iba po, mga taga-US, mga ibang lahi, mga Arabias, kung ano, lumipad na kagad sila dito, dumating sila ahead of time, 5 hours ahead, ang mga Americans din 2 hours ahead, mga Arabo, pagkadating nila dito, nakakuha sila kagad ng magagandang ilong. Nakuha nila yon. Kasi nagpaulan, ay nakuha, ay ito gusto ko, linagay na nila, gusto daw nila makahinga na maayos. Then yung mga Pilipino, 1 hour late sila. Di ba tama? Sa Pilipinas palaging 1 hour late, delay. Oh, yun, ang nangyari, pagkagising ng mga Pilipino, natulog kasi, tama, natulog eh. Pagkagising, naapakan na yung mga ilong kasi bumaba na sa bundok yung mga Arabo at saka mga Americans. So, ayun, at least may ilong ba rin yung Pilipinas. So, ayun, anong moral doon? Kailangan natin maging ahead of time. Mas maaga mo gagawin ang mga tasks, mas ahead ka sa mga sinabi mong oras, meetings, plano, mas maaga ding ibibigay sa iyo yung result. Number 5. Kasalanan ng lolo niya. Hindi po, huwag niyo pong sisihin. Lahat po tayo perfect. Kailangan lang natin mahalin ang sarili natin. Joke lang po yun na, pero kailangan talaga nating ahead of time. Oh yun, sabi buti na lang, may butas pa yung ilong natin. So number 5, protect your integrity. Ayan, medyo maging seryoso po tayo dito. Although dapat seryoso kayo sa time kasi time is gold and gold is money. So wasting time is wasting money. Then protect your integrity. Para maging maayos. Oh my gosh. Hello, brother. Yes, how are you there? Don't challenge me, you know, joke. Protect your integrity means in growing your network, especially in when it comes in money, especially those money from the leaders abroad who deposit here to buy products and packages, we should break down and we should tell them how much are there. English na yan, no? How much is their change? So you must make a breakdown. Don't use the payments of the other people for your own expense, especially those FWs are working hard. They clean others' house, they take care of others' parents and children in order to earn that money. So don't ever use that because you don't own that, so you must share the business in order for you to earn, okay? Then, in the other side, in protect your integrity, the promise. The word promise, you should do what you promise in every leaders or in every person that you are talking to. Word of honor, you should do what you always said, so that they will believe in you. Because if you don't do what you said, then they won't believe in you anymore. Okay. Then, once we broke the glass, integrity is like a glass. If we broke the glass, then it won't make a beautiful glass again. So we will see the scars, the uneven shape, then integrity. Magtagalog na lang talaga ako yun, no? Basta, integrity, once na may utang ka, bayaran mo. Once na may deadline, sinulat mo yung pangalan mo, bayaran mo. Kasi kailangan natin yun. Balagi mong tandaan, bibigyan tayo ng
blessings kasi nilagay natin yung pangalan natin doon and sinabi natin na gantong araw natin babayaran, kaya dapat tutuparin din natin yon. Yung mga promise mo, word of honor, gawin mo kung ano yung sinabi mo. Kasi once na hindi mo gagawin, hindi ka napapaniwalaan ng leaders mo, ng tao, ng ibang tao. Uy, parang love daw oh. Ewan sa inyo. Joke lang. Oh, parang love late lang lang yan. Kung sinabi-sabi mo na siya lang, tapos may iba na naman, bahala kayo dyan. Sarili niyo yun. Joke lang. So, wag na wag. Di ba sinabi na kanina sa loyalty, ayusin mo kung ano yung mga sinasabi mo, ayusin mo kung loyal ka talaga dito sa taon to, loyal ka sa company to, loyal ka sa products na yun. And sa pera, wag na wag mong gagastusin ang hindi mo pera kasi mahirap mo na ibabalik mo tapos delayed yung payments mo so mayayari ka kasi sabihin ng leader mo, saan na yung code, saan na yung products ko, bakit hindi pa dumating? Ngayon pala ginasto mo yung pera. So, ikaw, masisira yung pangalan mo, masisira yung pangalan ng grupo mo, masisira yung pangalan ng upline mo, masisira yung pangalan ng company mo, masisira yung pangalan ng family nyo. And kung magkaroon ka ng anak, ganun din. So, kung ayaw mo masira, yan, sa mga leaders po natin na ano, hindi po kagad nag-encode ng codes. Sabi nga po, 2 months is ma-expire na po yan kagad. Kami po, pwede mo naman gawin na katulad namin. End of the month, in-encode na po namin yung mga codes. Kasi for sure, niintay po yan ng leaders natin. Once na hindi mo po pa yan kagad ma-encode, baka mapa-ethics ka. Baka sabi ka sa office, sa EC, office kagad na ipa-block na yung account mo kasi hindi mo po ginagawa yung tamang policy. So sabi ko nga po sa inyo, protect your integrity. Ito po yung pinakamabigat, pinakadapat nating gawin para maging successful tayo. Kasi wala pong kwenta lahat ng sinabi simula nung unang speaker, magagaling nating speaker kung hindi natin iayos yung integrity natin. Okay? Once na may utang bayaran, yung deadline, sinabi na yon. Although nag-aabon na naman po yung mga mentors natin, pero nakakaya din, hindi ka na nila uli pa ipapalagay yung pangalan mo, kundi ka nagbabayad, tama? So, ayun, trust, sabi nga yung trust ng tao, mahirap siyang makuha, pero mabilis lang siyang mawala. Seconds lang, minutes lang, kaya na uli yung matibag, hindi mo na kagad yun marerepair. So, kailangan natin mag-asta, maging professional leaders para ibibigay sa atin yung mga tamang tao na deserve natin. So yun lang po, maraming salamat sa pakikinig. My name is Precious Jade. Sabi ko nga po, kung nakikita mo na edad mo ngayon, nagdagan mo ng 5 years yan, tignan mo kung magiging successful ka sa trabaho mo kasi kung magiging successful ka doon, pagpatuloy mo yon. Pero kung nakita mo after 5 years, hindi ka pa rin magiging successful, yun pa rin at yun, hindi ka pa rin makapag-for good kasi kulang pa rin ang kita, gawin mo ng seryoso yung negosyo kasi tandaan mo, since nag-join ka dito, sinabi na ng mentors mo na sinabi mo na sa family mo na magiging successful ka. So, dapat yun yung tupadin mo. Wag mong i-prove na mali ka at tama yung mga nag-negative sa'yo. So, yun lang po. Maraming salamat. So, move on na po tayo sa ating recognition. To those who are speaking in English, you know, the foreign leaders here, you should ask your sponsor or your mentor for the English link because we have that in YouTube, okay? Please stay tuned for our recognition. Bye.
Club. Excited ka na ba? Yan. Yes, excited na po kami. Nandiyan ka pa ba? Yung si Coach Emeline, wala diyan sa ano, hindi siya naka-on ng camera. Baka meron kang enrollee nagagraduate ngayon. Kasi ang una nating i-recognize ngayon ay siyempre, yung International Elite Level 1. Siya, ang professor natin dyan ay si Coach Alfredo Manyo Jr. Hindi ko siya kilala. Promise. Yan. Wait lang. I-play na natin. Here are the MBB All-Stars Elite International Level 1 graduates. Daniel Anyao Dancer. Danish. Ayan, excited na ba kayo na awardans yung mga leaders mo? I-share mo yung link kung awardee sila last month. Ayan. Sa mga leaders natin. And here are the MBB All-Stars Elite International Level 1 graduates. Daniel Anyao Dancer. Danish Amor. James Nabosibo. Maale Emmanuel. Leonpundo Alain Tresor. Congratulations and see you on level 2. A round of applause for our international students who graduated on our international level 1 academy. So now let's proceed on level 2 graduates, international MBB elite, headed by Professor Margie Cartoja. And here are the MBB All-Stars Elite Level 2 International Graduates. Bevin Webby.
Ibrahim Achikogene. Joseph Baker. Juma Bori. And Sheila Vera. Congratulations, graduates, we are so proud of you. Okay, a round of applause for our international level 1 and level 2 graduates. So now proceed to our MBB All-Stars Elite Local Level 1 graduates, headed by Professor Jennifer Francisco. And here are the MBB All-Stars Elite Local Level 1 graduates. Arlene Liam Bonanza. Babylene Manalo. Kathleen K. La Chica. Cherry Bell Medrano. Fatima Abdulrahman. Mary Jane Dahomey.
Mary and Shane Sagisi. Mary Joy Abuhat. Congratulations po sa lahat ng ating level 1 graduates local. Deserve niyo po yan kasi naglaan kayo ng oras para matuto. So now, let's proceed on level 2 MBB All-Stars Elite graduate headed by Professor Precious Jade Bustamante. And here are the MBB All-Stars Elite local level 2 graduates. Alfel Mimera, Amelia Alba, Jason Luengas, Jeffrey Evasco, Joanna Chua, Thank you.
So congratulations to all our graduates, level 1 and level 2, international and local. So milyon-milyon palakpak din sa ating mga professor checker, upline Maria Victoria Bernardes, upline Herji, Professor Herji Lanohan, Professor ako, yun. And now, proceed po tayo sa ating Direct Masters for the month of September, last month. Ayan, paparangalan po natin sila ngayon dahil sila po ang nagsika, pandemic, may trabaho, pero nakapag-share, nakapag-direct, nagawa ng paraan para maging productive sa negosyo. So, let's all welcome our Direct Masters for September. Here are the Direct Masters for the month of September 2020. Annabelle Rhea Braganza, one direct. Congratulations po lahat sa lahat ng ating Direct Masters. So, congratulations po sa mga leaders natin na nandito sa Zoom and nasa live na na-awardan. And kung ikaw man ay hindi pa nabanggit, for sure, ikaw na po next month ay kasama sa ating Direct Masters. So, ngayon, proceed na po tayo sa ating top earners for the month of September. MBB Top Earners for the month of September 2020. Thank you.
congratulations mo sa ating top earners for the month of September. Napakalupit nyo kasi malalaki ang kinita nyo sa ating grupo. Ngayon, hingin naman natin ng 3 to 5 minutes para sa ating top 1 na si Upline, si Coach Leticia, si Doro. Ups, Leticia, go. Ano sabihin ko, Up? Share mo naman, Ups, paano mo na-hit yung, paano ka nakapag-direct ng 6 para ma-inspire naman kaming lahat. Ah, okay. Share ko lang kung paano ko na-hit yung 2-star. Ganito lang. Halimbawa, yung nag-invite ka tapos hindi pa nakapiin. Kung halimbawa may ano pa, yung invite mo na may invite ka na isa. So halimbawa, pagkulang ba, so mag-read ka na lang. Yun lang ang ginawa ko. I-read mo na lang kasi kung gusto mo gusto mo naman na okay naman yung products natin, mabinta mo naman, so bawi pa rin. Diba? Ganun lang ginawa ko. So, ni-read ko na lang yung 5, tapos may isa akong, na-invite. Kasi yung mga prospect ko, hindi pa naman sila ready na mag-PN. Ano pa, kulang pa daw yung pera nila, kaya so, nag-read na lang ako para maano ko yung star ko, makuha ko yung star ko. Ganun lang. Ano ginawa ko? Package. Po, yung ginayong package ko, yung ano, meron pa naman akong package, pero yung iba, nabinta na. Yung iba, ibibinta pa lang din. So, mababawi din naman yung ano mo, yung halimbawa nirehit mo. Ano yun? Okay, 6 package ba yun? Nagawa nyo pa. 5. Ano nga yan? Ano bang ginagawa nyo para lumaki po yung grupo nyo? Anong ginawa ko para lumaki? Ano lang? So, kailangan, create na lang ng nag-build ng grupo, nagpa-meeting-meeting. Yung mga na hindi pa marunong, kailangan tuturuan sila kung paano magsalita sa CCL, ganun lang. Tapos, gumawa kami kung ano yung ginagawa namin sa mother team, yun din ang ginawa namin sa baba. Sinusunod lang namin yung ginagawa din na sa taas. Sa MBB. Yun lang po. Gaya-gaya wow. Lang po kami. Ayan. Congratulations po, Upline Leticia. Para po sa mga... Yes po, salamat sa inyong oras. Para po sa ating lahat ng na-awardan po, pwede nyo pong makita ang mga certificates sa isang page kung saan ang pangalan niyo po ay Precious Joy, Miss Precious Joy B. Bustamante, RG. So doon pinupost lahat ng mga certificates natin para makita nyo and ma-send nyo sa mga leaders nyo. Okay, so doon nyo din marireplay itong live video natin. Kung hindi man naka-attend yung mga leaders natin, at least pwede natin itong isend sa kanila, okay? So, ayun, maraming pong salamat sa lahat po ng ating mga professors na humble service pong ginawa ang negosyo, naglaan ng oras para mag-guide sa mga leaders natin, sa mga students natin. And sa nag-compute, and napakagandang nag-compute yun, joke lang. Tsaka mga professor yan, hinihikayat ko po pala kayo na umattend sa ating VMS and mag-enroll po sa, November 10 enrollment po uli ng Elite. And kung under ka ng Elite, pwede mo na po siyang gawin. Task 9 na ngayon. So, baka po may mga ilalagdag po si Upline Oscar, Dean Oscar, Kagurangan Junior.
Ayan, so grabe. So palakpakan mo muna yung sarili mo, lahat po yung mga nandito ngayon. So grabe. So alam ko nagbigay kayo ng time. So napakalaga yung time nyo. So sa mga graduates ng level 1 saka level 2, so congratulations po sa inyo. Kasi deserve nyo na pang po talaga na ma-recognize. So kung yung mga hindi pa nakagraduate ng level 1, level 2, you will be the next. And then sa mga top earner natin this month, Coach Annabel, Coach Orlan, Coach Sergi, Coach Leticia. So congratulations po. So see you on the top. Yan, congratulations po. Deserve nyo po yung award na yan. And then sa team nyo. Kasi may under na rin kayo mga team. Kaya ganyan yung income nyo kasi meron na kayong under na grupo nyo. So congratulations. And then para sa team nyo po yan. So congratulations. And consistent lang yung ginagawa mo. Alam ko lahat mga nandito ngayon na hindi pa na-awardan. Alam ko you will be the next. So yan. So just keep on na... lagi mong isipin lahat yung sarili mo, attendan mo lahat ng mga trainings na at events na meron sa team natin. Kasi yun lang naman yung sikreto. So nandito na yung system na gawa na yung sistema. Ang gawin mo na lang, i-plug in mo na lang yung sarili mo. Gawin mo na lang yung part mo kasi alam ko kung sino yung mga na-awardan ngayon na top earner. Ikaw na rin yung next na magiging top earner. So yun, meron tayong mga BMS training. So napaka-importante yun. So may mga bayad pero kumbaga sulit naman yung binayaran mo. So ang dami mong matututunan. So yun, huwag kang papayag na next ulit na leadership training, mag-isa ka lang. Kailangan dapat may mahugot ka na kahit isa lang na leader mo. So dapat lagi mong i-google sa sarili mo, dapat hindi lang ako mag-isa mag-attend ng mga events, kundi meron na akong masasamang mga downline mo. I-goal mo yan, kasi ganyan din kami nung nag-start. Ginugol lang talaga namin na may mahatak kaming mga leaders na nag-a-attend ng mga leadership, ng mga events natin. Kasi once na may nahatak ka, hindi mo mapapansin, dumadami ka na pala na magiging leader din katulad mo. So yun lang. Yun lang naman yung akin. So basta... keep on pushing lang, kunin mo yung goals mo step by step. Don't compare yourself kasi alam ko may gifted talent ka na. Gawin mo na lang yung part mo every day, yung trying yung best mo every day. At as long as yung every day nag-i-improve ka, success na yun para sa akin. So congratulations sa lahat po na nandito ngayon, sa lahat ng leaders and to all MBB family or organizer, to our founder, Upline PJ. And alam ko na kikinig din si Upline Adrian, our sponsor. Yan yung dahilan kung bakit nabuo yung MBB. Yan, maraming salamat, Upline. Nandyan ka lagi. Congratulations to all. God bless and more power. Ayan, prayer na. Marami pong salamat, Dean Oscar. Mag-picture po tayo. AC5. Please open your camera. Ngiti po, pakita mo ipin mo. Yung iba po wala nang ipin, pero umingiti pa din. Game 1, 2, 3. Yan, happy naman po. Dapat yung happy ah, yung nakuha mo yung goal mo. 1, 2, 3. Parang na-hold up naman yung isa eh. So ayan, mag-prayer na po tayo. Gil. Ayan, tawagin okay. Po natin si Miss Pastora, Upline Gil Del Rosario. Tama na ako. Okay, let us bow our head and feel the presence of our dear Lord.
Lord, thank you very much for this wonderful day, for this wonderful time that you have given us. Thank you for this successful monthly MBB leadership training. Thank you for all the leaders who attended in this training, especially our international leaders, our OFW leaders, and our local leaders here in the Philippines. May you always give us wisdom. Enlighten us in everything that we have to do. Enlighten us every day. Guide us, guide our family, our friends, and our loved ones all over the world. Lord, all our sufferings will be ended. We know that. We know that very clear. By your presence, we have nothing to worry. Lord, may you always help us, guide us in everything that we do in our everyday life. We know that you love us so much. We know that you will never even forsake us. We know that you're always there for us. Lord, we ask and thanks all of these in the name of your Son, Jesus Christ. Allah. Amen. Amen. Ayan, marami pong salamat. Amen. Ayan, kita-kits po ulit sa ating BMS. And sa mga mag-enroll po, ready nyo na next month. And sa mga enrollees, gawin nyo yung task nyo. Bye! We'll be right back.